Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa lang naman tayo ng ESCABECHE. So guys, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa at umpisahan na natin ang paggawa ng ating ESCABECHE galunggong. Ito yung mga ingredients na kailangan natin para sa paggawa ng ating sweet and sour sauce. So meron ako ditong tubig, suka, ayan. Tapos, kailangan din natin ng tomato paste. Kung wala kayong tomato paste, guys, pwede kayo gumamit ng tomato sauce. Kagaya nito. Ayan. Next ingredients is kailangan natin ng pamintang durog. Durog, guys, ha? And kailangan din natin ng cornstarch, pampalapot ng ating sauce, and kailangan din natin ng oyster sauce. At ito naman yung mga sahog na kakailanganin natin. Carrots, sibuyas, luya, bell pepper, pula or green, okay lang din. Bawang, at chili. Itong chili, guys, is optional lang. Tapos na tayo sa mga ingredients. Ngayon, magpo-proceed naman tayo sa pagluluto. So, ang unang-una natin gagawin ay prituhin ang ating isda. Pagkatapos nito, set aside muna natin yung isda, then mag-start na tayong mag-isa. Ako talaga, guys, lagi kong inuunang igisa tong bawang kasi gusto ko brown na brown and crunchy yung consistency niya. Sabi nga nila, madali nga daw masunog yung bawang. Pero, so far, hindi pa naman ako nasusunugan ng bawang. And, seconds lang naman guys yung pagitan bago ko isunod yung iba pang mga igigisa like nung sibuyas. Speaking of sibuyas, next na natin siyang igigisa. Igisa lang natin to ng ilang minuto bago natin isunod yung ating carrots. And huwag kayo mag-alala guys dahil mamaya lalambot naman tong carrots kapag nilagay na natin yung ating sauce. Next ko nang ilalagay itong ating bell pepper. Kapag luto na yung ating sahog, pwede na natin ilagay ang ating sauce. At ito yung mga eksaktong measurement para sa paggawa nito. Tuloy-tuloy lang po yung paghahalo natin para hindi siya mamuo. At guys, kung sa tingin nyo sobrang lapot siya, pwede naman po tayo mag-add ng water. So, hayaan lang natin yung sauce natin na kumulo hanggang sa lumambot yung carrots. At kapag malambot na yung carrots, pwede na natin ilagay yung pinrito nating isda. By the way guys, galunggong nga pala yung ginamit kong isda. Ito lang kasi yung available dun sa supermarket na pinuntahan namin. Pero usually, ang nilalagay talaga nila dito is yung tilapia. Pero para sa akin guys ha, para sa akin lang naman, same lang naman sila, sa sauce na lang talaga nagkakatalo. Kaya guys, napaka-importante talaga na sundin natin yung tamang measurement ng mga ingredients para pak na pak din yung lasa. Okay, so luto na ang ating dish for today. Here's our ESCABECHE galunggong. Sobrang dali lang lutuin nito guys, napaka hassle free. And sobrang legit nito guys, napakasarap talaga. Kaya kung ako sa inyo, itry nyo na rin tong sweet and sour ESCABECHE galunggong.